what's up sa inyo mga kapatids. So for today's video, no, so yung mga ibon natin nagkaroon ng sakit mga kapatids. So mapapansin nyo dito, so papakita ko sa inyo yung mga ibon dito is matatamlay. Papakita ko sa inyo kung anong nangyari mga kapatids. Umpisa natin dito sa umpisa mga kapatids. Hiniwalay ko na yung ibon na to. So meron siyang salmonella mga kapatids. Yung mga ibon dito is nagkaroon ng salmonella gawa ng ano, nung panahon pa, bago-bago yung paulan-ulan. So ngayon ito na naman, maganda yung araw. Ayan, maganda yung araw ngayon. So ayun, mapapansin nyo dito mga kapatids. Ayan o, talagang parang namimilipit sila sa sakit. Tsaka yung dumi nila, ayan o, papansin nyo green-green na may puti. At lalo na dito yung isa mga kapatids. Ayan, yung mga tinamaan ng salmonella. Pero parang hindi ko alam mga kapatids kung ano yung iniinda na ito bukod sa salmonella sa loob ng pangangatawan niya. So ito yung mga dumi nila mga kapatids, no, hindi kaaya-aya yung dumi. So ayan, kung mapapansin nyo, meron siyang puti na may green. So ayan yung mga dumi nila. So yun na nga, no, mga kapatids, naitaan nyo yung mga may sakit nating mga ibon. So hindi natin talaga may iwalay kasi wala tayong lagayan, paglalagyan nila. So binigyan ko na rin sila ng ano, salmostop mga kapatids, 2 days na, pero ganun pa rin. Ganun pa rin yung condition nila. So wala na tayong kasing budget mga kapatids na pang salmostop, kaya try natin na probiotics na lang yung gawin para yung ibon is sana makarecover. Sana ma-release yung ano, malabanan ng probiotics yung mga bad bacteria doon sa ano, loob ng kalapati nating may sakit mga kapatids. So yan, dahan lang natin mga kapatids yung probiotics. A few moments later. Ayan, na-prepare na natin mga kapatids yung bibigyan muna natin dito sa mga cage, no, mga kapatids. So unahin lang natin, bigyan muna tong naglilimlim. So ayan, bigyan na natin ng painuman mga kapatids. So ayan, bibigyan na rin natin ng pagkain dito, no, mga kapatids. Sana makakain na out na ito mga kapatids, kasi kung mapapansin nyo is naglulugon din siya. So ayan, masakit na yung katawan niya, nagkaroon pa siya ng salmonella mga kapatids. So ayan mga kapatids, bigyan na natin to. So unti lang yung nilagay natin at sana hopefully makakain na siya. So ayan, ito yung mga dumi nyo, sobrang green na may puti. Sana makarecover mga kapatids. Tingnan natin kung kakain siya. So ayan. So ang alam ko mga kapatids, ang hanap na ito is tubig. Kaya bibigyan na rin natin to ng tubig. So ayan mga kapatids, kung mapapansin nyo ito, naitaan nyo itong painuman natin. So halatang gustong gusto nyo inumin, so bibigyan na natin ito sa kanya. Alang, teka lang. Dito. So ayan, wow na wow siya mga kapatids. Ayan, sana madala to ng probiotics, no, mga kapatids. Mga kapatids, ito, dumumi siya mga kapatids. So ito yung dumi niya mga kapatids, oh. Talagang hindi talagang maganda yung condition. So ayan, may kita nyo, green talaga tsaka puti. Ayan ang senyalis ng salmonella. So hindi maganda yung nasa loob ng katawan ng ibon natin. Ayan, ayan, pakainin na natin. So kung mapapansin nyo dito, no, ayan, yung dalawang may sakit nagsama na. So wala tayong magagawa dyan dahil wala tayong paglalagyan nila.
bigyan na rin natin ng painoman, mga lapatid. So, kung mapapansin nyo, ano, hinabol niya agad yung, ano, no, tubigan nila. So, ayan na. Ito na yung dalawa, ano, naghahanap ng may inuman. Ayan. So, yun mga lapatid, yung blue bar white type natin dito kahit merong salmonella. Is kumakain pa rin siya, mga lapatid. So, nilalabanan niya yung sakit niya para makakuha siya ng lakas. So, yan. Meron din kasi siyang salmonella, mga lapatid. Kung mapapansin mo dun sa dulo yung blue bar na yun, no? Talagang, ano, mukhang hindi niya nakakayanin yung ano, ano, may sakit talaga. So, baka ikal na natin to, mga lapatid. Kasi hindi healthy to sa mga ibon natin pag nakahawa pa sila. A few moments later. Lapatid, tapos ko na silang pakainin, no? So, ngayon lang ako magkakalma, lapatid. So, wala na tayong magagawa. Ikakalma natin itong dalawang to kasi makahawa pa. Sayang naman is naka-south tsaka north yung ibon na itong dalawa. So, siya lang kasi yung possible na ibon na dalawa kung nakitaan na ano. Parang hindi talaga makarecover. So, i-out na natin itong dalawang to, mga lapatids, kaysa makahawa pa ng marami. So, baka maubos yung ibon natin. So, yun. Kakal na natin yung ibon na to. Okay, ikal yung ibon na ako mismo yung papatay. Sakit para sa akin na ano yung ibon, no? So, maghahanap ako ng kakilala ko na magkakal ng ano, ibon. So, ayan, mga lapatids, so. Ayan. Talagang hirap na makarecover. Tsaka itong isa na to, mga lapatids. Ikakal ko na rin to. Baka makaawa pa sa iba. Eh, mga lapatids, so, nagbigay tayo ng redstone, no? Tsaka grits. So, ayan. Ayan yung hinahanap ngayon lang ngayon. Mga minerals na mga vitamins na kailangan nila. So, kaya nagbigay tayo ngayon ng redstone tsaka grits. 1 hour later. You can see, mga lapatids, wala na dito yung blue bar. Tsaka yung nandito kanina sa taas. So, bali ang ginawa ko, mga lapatids, kinuha ko lang yung singseng nun. So, wala na dito yung dalawang may sakit. Lapatids, so, pinigyan na natin yung ibon dun. At ang habol ko lang dun is yung singseng, mga lapatids. So, wala tayong magagawa. So, ito yung singseng, no, mga lapatids. So, kailangan talaga natin ikal. Kailangan natin mag-sakripisyo, no, mga lapatids. Kasi, kung di natin naalisin yung ibon na may sakit. Kasi, mabilis kasi makahawa yung ganung sakit, no. So, kaysa makahawa pa sa iba. So, kinali ko na, mga lapatids. Kasi, mahirap nang i-recover yung ganung ibon. So, huwag tayong mag-alala, mga lapatids. Is meron naman tayong mga nakasalang dito, so doon na lang natin isusukot yung mga singsing. At sa ganun, eh, kapakinabangan tong ring, mga lapatids. Ang ring na ito, mga lapatids, is RRPC. So, ayan. So, mapakinabangan natin tong singsing na to. So, tatlo yung ring na meron pa ako ngayon na RRPC na naka-north. Kasi gawa nga nung pabago-bago yung ano, no, yung panahon. Minsan ulan, minsan hindi. So, natsambahan siguro natin nung nagpawala tayo is nakakuha doon sila ng sakit, mga lapatids. So, wala tayong magagawa doon. Ganun talagang pagkakalapate, no? May maano ka talaga, may experience na ganun na merong sakit yung ibon natin na hindi natin inaasahan. Hey, what's up sa inyo, mga lapatids? So, yun. New look tayo ngayon, no, mga lapatids. So, nagpaalbo tayo kasi sobrang init na, mga lapatids. So, ayan. Yung gagawin natin ngayon, mga lapatids, is papaligo tayo ng ibon para ma-refresh yung mga ibon natin, mga lapatids. So, yung iba kasi nagkakamot-kamot lang yan dyan. So, try nating magpaligo, mga lapatids. Maglalagay lang tayo ng konting ano dito, no, probiotics. Yan, konti lang. Okay na siguro yan. So, bibigyan natin siya ng probiotics doon sa pagliliguan nila, no? Kasi maganda siguro yun pag lalagyan natin ng probiotics yung paliguan nila. So, lalagay ko lang to, mga lapatids. Lalagay ko lang ng tubig. Ayun, parang gustong maligo ni ano dito, no? Yung blue bar na hin natin dito. So, try natin kung maliligo ba to.
few moments later. After maligo na, malapatid. So, ayan. Okay na sila, na pag-refresh na sila. Tapos na silang maligo, no, malapatid. So, yung iba, hindi naligo. At yung dito naman, malapatid, eh, tapos na. Na pag-ano na lang, papatuyo na. So, ayan. Yung mga ano natin, pinaliguan. Malapatids, ito na lang muna yung update ko for this video, no, malapatids. So, yun lang. And sana yung gumaling pa yung may sakit nating ano, no, may salmonella, malapatids. So, yun. And update ko rin kayo kung ano na yung process, no. So, yun nga. Meron na tayong nakal. And nakuha na nga natin yung sing-sing, no, malapatids. So, yun, malapatids. And shoutout ko lang si Emerson Nanato, tsaka si Mark Seno Gaming, at si Boss Leo Chong. So, ayun yung ano, no, ka-member ko sa RRPC Club, tsaka sa Ripa, no, malapatid. Doon ako bumibili sa kanya ng ano, no, probiotics, malapatid. So, yun, ayun yung ginagamit natin probiotics ngayon, no. So, shoutout kay Boss Leo Chong, no. So, yun lang, malapatid. And dito natataposin ang YouTube video. And don't forget to subscribe. And click mo na rin itong notification bell para updated ka sa aking YouTube channel. And always lang, happy flying sa inyo. And peace!